We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Residente at negosyante, kalbaryo pa rin ang kawalan ng supply ng kuryente sa Occidental Mindoro. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Alam mo Ace, kahapon 8 hours ng supply ng kuryente yung naranasan ng mga taga-Occidental Mindoro. Pero ngayong araw, balik daw agad yan sa 4 hours lamang ng supply ng kuryente. Bagay na nararanasan na nila ng more than 2 months. Mula bata hanggang matanda, ramdam ang kalbaryong dulot ng halos buong araw nakawala ng supply ng kuryente sa Occidental Mindoro. Tulog lang eh, hindi ka makabawi ng tulog mo sa puyat sa gabi. Napaka. Nakikita ko po yung mga pamangkin ko na, lalo na po yung baby, umiiyak po siya tuwing madaling araw. Tapos yung mga pamangkin ko pa na mga bata, sobrang nahihirapan po talaga sa brownout. Bukod sa mga residente, apektado rin ang ilang negosyante sa lalawigan. Gaya ni Angela, na obligadong magbukas ng generator ng 16 na oras kada araw. Hindi pa dumadating yung products namin, nagkukrudo na kami. So kailangan namin i-maintain, especially restaurant and ice cream, yellow, soft drinks, kailangan talaga namin masustain. Sektor ng agrikultura, kalusugan at negosyo, yung labis na apektado ng power crisis dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Sa tala ng provincial government, more than 26 million na yung nalulugi doon sa ekonomiya. Pero para lamang yan sa buwan ng Pebrero at Marso. Paliwanag ng Occidental Electric Cooperative Incorporated o UMECO, 8 megawatts lamang ang naisusupply na kuryente ng kanilang supplier na Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation. Malayo ito sa 30 megawatts na kailangan ng lalawigan. Paliwanag ng OMCPC. Rate at saka yung subsidy. Kahit ngayon tumatakbo to, hindi pa rin kasi kami makasiguro na laging may ibabayad yung NTC sa amin sa ano. Hindi naman kasi regular yung magbabayad nila ng subsidy sa amin. Dahil dito, pumasok na sa Emergency Power Supply o EPSA ang UMECO sa isa pang power supplier. Pero dahil wala itong subsidiya, mula sa pamahalaan, papasanin umano ng mga consumer ang dagdag na bayad. Kung ikaw ay kumukonsumo ng 10 kWh, ibig sabihin nun, madadagdagan ng 7 to 8 pesos per kWh yung babayaran. So madadagdagan ka ng 70 pesos to 80 pesos para sa 10 kWh. Aminado si Governor Eduardo Gadiano na labis na dismayado lalo't malinaw na manumano sa kontrata ng UMECO at OMCPC noong pang 2022 na hindi ito nangyayari. Plano niyang sampahan ng kasong economic sabotage ang UMECO at OMCPC. May posibilidad kasi yung nangyayari ngayon, talagang economic sabotage eh. Talagang alaki ng paghihirap namin. Sagot ng OMCPC at UMECO. Sa political actions on the part of the provincial government of Occidental Mindoro? Kung may basis, may legal basis, kasagutin naman ng UMECO, ng pamunuan ng UMECO kung ano man yung i-file nila sa aming, kung meron mga ganung plano yung ating provincial government. Muli namang nanawagan ng tulong ang gobernador kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ating presidente pa rin ang nagigita kung kailangan ng intervention. Kasi yung iba parang
nagsisiro in pa rin sila dun sa pondo eh. Samantala, ayon kay Senador Rafi Tulpo, ipinaasikaso na umano ng Budget Management Office sa Department of Energy ang paperwork para sa subsidiyang 140 million pesos para sa Umeco. Makapagbibigay umano ito ng 2 buwan na supply ng kuryente sa Occidental Mindoro. Tiniyak pa raw ng National Electrification Administration sa Senador na maibabalik ang supply ng kuryente sa lalawigan sa loob ng 2 buwan. Ace, kinumpirma naman sa atin ng OMCPC na yung hindi pagbabayad ng subsidiya sa kanila ng national government ang siya daw talagang dahilan kung bakit may malawakang brownout dito sa Occidental Mindoro. Sa katunayan, Ace, nasa 700 million pesos na raw yung utang ng national government dito sa OMCPC. Samantala, Ace, bukas nakatakdang bumisita dito yung pinuno ng NEA o National Electrification Administration para personal na alamin yung sitwasyon ng power crisis dito nga sa Occidental Mindoro. Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo. 39 degrees Celsius na heat index na itala ng Pag-asa sa Batangas ngayong araw. Mas mataas na heat index asahan sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Pumalo sa 32.4 degrees Celsius ang temperatura na naitala ng Pag-asa sa Batangas ngayong araw. Ang heat index nito umabot sa 39 degrees Celsius. Dahil sa patindi ng patinding init na nararamdaman, ipinauubayan na ngayon ang Department of Education o DepEd ang suspensyon ng face-to-face classes sa mga local school authorities. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang mga school principal at school heads na gawin ang alternative delivery mode o ADM. Nahayaan po ang mga school heads natin na mag-suspend at of course magbigay ng status report sa mga paaralan, isasubmit sa division office, then regional office, then central office. Ito ay nakasulat sa memorandum natin dated April 20, 2023. Ang suspensyon ng in-person classes, pag-iingat hindi lang daw sa mga estudyante, kundi para rin sa mga teaching at non-teaching personnel. Mas tataas pa raw ang temperatura ngayong dry season. Ang bata, kapag ang kanilang environment o sitwasyon ay hindi kaiga-igaya at sobrang init, ay walang pagkatuto. Ah, opo, opo. Masasahan pa po natin na mas tataas po siya. Kaya si General Luna Quezon Mayor Matt Florido sumulat na kay Vice President and Education Secretary Sara Duterte para iapela na ibalik na ang dating school calendar kung saan walang pasok ang mga estudyante kapag summer. Sa survey raw na ginawa niya, lumalabas na 99.6% mula sa 1,300 respondents ay sang-ayon sa pagbabalik ng summer vacation period sa mga eskwelahan. Hininga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog si DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, pero wala pa itong pahayag. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 34 anyos na lalaki patay matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Lipa City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nagluluksa ngayon ang 64 anyos na si Catalino Sabile sa sinapit ng kanyang anak. Patay ang 34 anyos na si Roderick Sabile ng pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo sa Barangay San Francisco, Lipa City, Batangas. Sa imbestigasyon ng pulisya, galing sa Barangay San Francisco ng lungsod ng Lipa ang biktima patungong Barangay Bawi sa bahay ng Padre Garcia, Batangas nang mangyari ang insidente. Was followed by unidentified suspect riding in motorcycle as well, and binari lang ating victim several times. Ang tama niya ay katawan at ulo, no? Which causes his instantaneous death. 5 tama ng baril ang tinamo ng biktima. Matapos ang pamamaril, agad umanong tumakas ang mga suspek papunta sa direksyon ng Padre Garcia, Batangas. Pang-anim sa 13 magkakapatid si Roderick at isa siya sa inaasahan ng pamilya, kaya hustisya ang hiling ng mga kaanak ng biktima. Wala naman ho kung alam eh na ano pa rin yan. Kaya hindi ko maiano kung anong motibo ng pagpatay sa kanya. Nakakatulong naman siya. Gawa lang, lalo eh siya ay malimit din nga dito. Di dapat ho ay mabigyan ng katarungan ng pagkamatay niyan. Yun na lang ang aking... Ayon sa pulisya, posibleng ang pagkasangkot sa illegal na droga ang isa sa motibo ng pagpatay sa biktima. Based on our background investigation, he is still engaged in illegal drugs selling or pushing.
maybe yung ka-transact niya, you already have a person of interest. We are still digging deep investigation. Oh, inaamin. Noong una. Ngayon din. Isa gumawa sa kanya, isa na makonsensya siya at sumuko na. Yan lang masasabi ko. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya at pangangalap ng mga impormasyon at CCTV footages na maaaring nakahagip ng pagtakas ng mga suspect. Paalala naman ng pulisya. Kung meron tayo alam na mga nakikita ng mga armadong tao o kahinahinalang tao sa ating mga nasasakupan, ay agad nila ipagbigay alam sa ating kapulisan upang mahuli natin at just the same, yung mga nagtutulak ng droga o gumagamit ng illegal na droga, pwede namang ipagbigay nila alam nila sa atin, no? O kaya sa ating mga barangay officials so that we can eradicate these illegal drug activities sa mga barangay nila. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news na naman ang sasalubong sa mga motorista ngayong Linggo. Ito'y dahil sa nakatakdang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Oil Management Bureau ng Department of Energy, nasa 40 centavos hanggang 60 centavos ang maaaring ibaba sa kada litro ng diesel, habang aabot sa 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang sa kada litro ng gasolina. Posibleng wala naman umanong maging paggalaw sa presyo ng kerosene. Sabi ng DOE, ang rollback ay dulot ng pangamba dahil sa paghihigpit ng mga polisiya sa Estados Unidos. Ganon din ang paglakas ng dolyar na pinaniniwala ang makakaapekto sa global oil demand. Singkamas, mabenta ngayong tag-init. Health benefits ng pagkain ng singkamas, ibinahagi ng isang nutritionist. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Tumpok-tumpok, maputi at makinis. Ngayong tag-init, talagang ito ang gulay na hit. Singkamas lang ang malakas. Kaya tuwing summer, bawing-bawi sa negosyo ang 52 anyos sa Simang Virgilio. Sa tag-init daw sila nakaka-harvest nito ng marami. Ayos naman, ang benta ng singkamas, pagkakuhan. Pero mayroong araw na hindi mo siya gising nung nauubos sa isang maghapon. Pag mayroong araw na malakas. Kapit ang lupa sa balat nito kaya't kailangang linising mabuti. Sa mga loam soil kasi kadalasang nabubuhay at napapalaki ang singkamas. Hanggang buwan daw ng Mayo ang harvest season ito. Hanggang summer lang. Hanggang Mayo, wala na po. Sunod na ulit, mga December, pwede na ulit ayang may tanim na ulit sila. At ang unang gulay sa bahay kubo, hindi rin nagpapahuli sa hatid itong health benefits. Ayon sa nutritionist na si Kevin Carpio, swak ito sa mga nagda-diet. Mayaman kasi ito sa fiber. 85% ang water content nito kaya't perfect sa mainit na panahon dahil nagbibigay ito ng cooling effect sa katawan. Kumbaga because of the water content of the singkamas, nakakatulong din naman yan to give parang it's a source of hydration. Pero syempre dapat ano pa rin, iba pa rin kapag uminom ng tubig, di ba? At tulad ng ibang gulay, pwedeng-pwede rin daw extender sa mga lulutuin ng singkamas. May antioxidant ito at rich in vitamin C at potassium. Meron siyang antioxidant, ang tawag doon, anthocyanin. So nakakatulong din yan para maiwasan yung mga lifestyle diseases gaya ng cancer at sakit sa puso. Ang paalala pa ni Carpio, dapat balanse pa rin ang pagkain ng gulay at prutas. Mahalagang may variety pa rin ang mga kinakain at dapat in moderation para sa mas malusog na pangangatawan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Atleta mula Occidental Mindoro na nakawan ng gadget sa loob ng sinasakyang barko. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Humahagulhol ang babaeng ito sa loob ng ro-ro vessel na nakadaong sa Batangas Port kaninang madaling araw. Ang babae, ang 22 anyos na si Abigail Manzano, isang atleta at residente ng bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro. Kwento ni Abigail, galing siya sa kanilang lugar matapos dumalo sa isang sports activity sa lalawigan. Pabalik na ito sa Maynila para sa pagsusulit. Pero laking gulat nang bigla na lang mawala ang gadget nito sa loob ng kanyang bag. Pagod po ako sa biyahe, nakatulog po ako. Tapos pagdating din po dito sa barko, nakatulog po ako. Tapos siguro mga saglit lang naman po yun, hinintay ko lang na tuluyang makadaong yung barko. Pagising ko po, wala na po yung iPad ko po.
at sospecha ni Abigail, ang matandang babaeng pasahero din sa barko mula sa Occidental Mindoro na tumabi sa kanya ang kumuha ng kanyang gadget nang tingnan ng CCTV. Dito nakumpirma ang babae na kita pang nagtakip ng ulo at mukha bago kuhanin ang gadget sa bag ni Abigail. Pagkakuha ng gadget, kitang mabilis itong lumabas ng barko. Sobrang sentimental po nung iPad po na yun kasi ginagamit ko po yun sa study ko po eh. Sana po may maganda kang rason kung bakit mo kinuha yun. Sana makatulong. Bukod sa pagsusulit, pinaghahandaan din ni Abigail ang pagkatawan sa bansa sa larong track and field sa SEA Games sa bansang Cambodia sa susunod na buwan. Pero minabuti munang bumalik ni Abigail sa kanilang lugar sa sablayan ngayong araw. Nanghina po yung tuhod ko, so parang feeling ko pagbabaya ko, parang lutang lang po yung utak ko. Pahinga ka muna at mag-isip ka kung anong gusto mo, babalik tayo ng sablayan para mapalitan yung iyong iPad. Sa panayam ng media sa pamunuan ng Roro Vessel, sinabing hindi na na-i-report ang pangyayari sa mga otoridad, pero pangako nila. Maghihigpit po kami para ano, para katunayan yung mga pangyayaring ganun ay hindi na maulit. Ayon naman sa gobernador ng Occidental Mindoro, kumbaga na-importa lang namin na mag-participate sa kuan para ma-boost yung moral ng mga bata na atleta natin. Talagay ko yung nawala sa kanya ay pagtulungan na lang namin ni Mayor ng Sablayan. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, walang umiiral na sama ng panahon sa loob ng PAR. Pero paghanda naman ang matataas pa ring temperatura. Sa heat index forecast ng Pag-asa para bukas, inaasahan ng pinakamataas na damang init sa Tacloban City, Leyte sa 47 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa Surigao City, 42 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte, habang 39 degrees Celsius sa Borongan City, Eastern Samar, Cotabato City, Iloilo City at Tagbilaran City sa Bohol. Easterlies pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa, kaya asahang magpapatuloy ang malinsangang panahon. Pero kahit mainit, may tsansa pa rin ng ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Namahagi ng kilo-kilong bigas ang Office of the Civil Defense Calabarzon sa mga residente ng barangay San Antonio at San Agapito sa Isla Verde. Ang dalawang islang barangay sa Batangas City ang bahagyang naapektuhan ng oil spill dahil sa lumubog na MT Princess Empress sa karagatan ng Oriental Mindoro noong Marso. Bukod sa bigas, nagkasari ng dialogue ang OCD sa mga barangay official at mangingisda ng dalawang barangay. Ito'y para makapagbigay ng payo sa mga residente kung paano haharapin ang iba't ibang hamon sa kanilang kabuhayan gaya ng epekto ng oil spill. Simula March 20, 2023, wala nang namataan ang OCD na oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Inanunsyo na rin ito ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Nananatili naman umanong walang sightings ng oil spill sa karagatan ng Batangas dahil sa naging maagap na tugon ng Philippine Coast Guard. Hindi naman umano magdedeklara ng state of calamity ang Batangas City, kundi isasagawa na lang ang mga contingency plan para sa oil spill. Nararanasang post-vacation blues o hangover sa bakasyon, normal lang ayon sa isang eksperto. Mga dapat gawin, alamin sa report ni Paul Hernandez. Binahaba ang social media feed mo ng Sepang's Feels dahil hashtag Lunes na naman ngayon at tila marami ang may hangover pa sa long weekend. Ayon sa isang psychologist, post-vacation blues ang nararanasan kung tila hindi handa sa pagpasok sa trabaho man o eskwela. Hangover nga raw ito sa matagal na araw na walang pasok at normal lang daw itong maranasan. Kasi diba from something na parang very active ka, and also kasi ang ano lang din natin doon, yung sabi nga, yung before yung day na yon, 'di ba? Dapat pinagtaplanuhan talaga. Pero another long weekend is waving sa linggong ito. Tumapat kasi na Lunes ang May 1 na Labor Day. Kaya bago raw iset ang bakasyon, dapat din daw areglado na ang iiwanang gawain sa trabaho man 'yan o sa paaralan. Sa ganitong paraan, hindi raw magiging mabigat sa isang individual ang pagpasok muli. Kasi parang somehow, 'di ba? Yes. So para mas ma-enjoy mo talaga siya, hindi yung nag-enjoy
sikat ba talaga? Kasi iniisip mo pa rin na, ano, na may gagawin kang madami na loaded kapag pasok. So parang yun yung madidepict naman yung purpose nung long weekend. Ilan daw sa mga pwedeng gawin para maiwasan ang post-vacation blues ay magpahinga at matulog ng mas maaga. Makakatulong kung ibabahagi ang karanasan sa ibang tao ang naging bakasyon. Planuhin ang mga susunod na lakad kung meron man. Payo na eksperto, hindi kailangang maging magasto sa gagawing bakasyon. Ano man daw gawain na nakakapagpasaya sa isang tao, bakasyon na raw itong maituturing. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Present sa Team Heroes ang Sparkle Stars na sina Christopher Martin at Bruce Roland, habang Team Saints naman sina Sparkle Hunks, Carlos San Juan at Prince Clemente. Sa Women's Volleyball Team, naglaro sina Cassie Legaspi at Voltes 5 Legacy actress Angela Larcon para sa Team Heroes, habang ang unang Hear It host na si Shira Diaz at Lyra Mikolob naglaro sa Team Saints. Parehong Team Saints ang nagwagi. Sa gitna ng laro, nag-propose si University of Perpetual Health System Delta basketball player alumnus Ray Taneo sa kanyang girlfriend na si Regine Arocha na alumna player ng Arellano University. The sweetest yes ang nakuha ni Taneo. Samantala, pinarangalan bilang celebrity MVP sa men's volleyball si Carlos San Juan at si Shaira Diaz naman para sa women's volleyball. One of the highlights of the NCAA season ang All-Stars. Hindi nakukumpleto yung season without this. So we're very happy to see our Kapuso Stars, no? Lalo na ang participation ng ating Sparkle Artist, ng alumni, ng NCAA, at syempre ang ating mga atleta. So it was a very good afternoon and I hope this will continue as we go to season 99 and 100. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Police Brigadier General Carlito Gases formal nang umupo bilang bagong pinuno ng PNP Calabarzon. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Itinalaga bilang bagong regional director sa Calabarzon si Brigadier General Carlito Gases. Pinalitan nito si Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na uupo naman bilang acting PNP director for controllership. Si Gases ay nagsilbing deputy director for administration ng Ilocos Regional Police Office bago siya italaga sa Calabarzon. Miyembro siya ng Philippine National Police Academy, patunay class of 1995. Sa talumpati ni Gases, ipinangako nitong ipagpapatuloy niya ang mga nasimula ng dating liderato ng Calabarzon Police. Samantala, bago ang kanyang retirement ngayong araw, bumalik si Police General Rodolfo Azurin Jr. sa Police Regional Office 1 sa La Union kung saan siya nagsilbing direktor. Kinilala ng buong hanay ng PRO 1 ang dedikasyon ni Azurin bilang hepe ng pambansang pulisya. Mensahe ni Azurin, kailangan maging matatag sa anumang hamon na ibinabato sa hanay ng kapulisan. Nakiusap rin siya sa hanay ng kapulisan na iwasang masangkot sa kalakalan ng iligal na droga. The more nga na lumalabas itong mga ito, ibig sabihin maraming haharapin na pagsubok yung ating susunod na liderato. And maganda ngayon kasi nabuksan eh. Diba? Yung sa akin nga eh, hinanap ko paano mabuksan eh. Diba? Mas nahirapan nga ako, ito is bukas na eh. Isang testimonial parade naman ang ginanap sa Philippine Military Academy kung saan binigyang pugay ang halos 4 na dekadang serbisyo ni Azurin sa PNP. Papalit bilang 29th na pinuno ng pambansang pulisya si Major General Benjamin Acorda Jr. hanggang sa kanyang pagre-retiro sa December 3. Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Pulungan ng bagsak ng 6 na individual matapos na maaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad laban sa ilegal na droga sa iba't ibang bayan ng Camarines Norte. Ang mga naarestong sospek ay mula sa bayan ng Basud, Vincennes, San Vicente, Jose Panganiban, Talisay at Daet. Tinatayang nasa 141,540 pesos ang kabuang halaga ng nasabat na hinihinalang ilegal na droga. Ayon sa pulisya, 2 barangay na lang sa bayan ng Vincennes ang hindi pa deklaradong drug cleared ng PDEA.
3 hanggang 9 na oras nakawala ng supply ng kuryente ang mararanasan bukas, April 25, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa ilang barangay ng Rosario, Batangas na makikita sa inyong TV screen. Ito ay para bigyang daan ang mga ilang gawain ng Batelec 2. Pagpapa-exam sa labas ng classroom ng isang guro sa Sariaya, Quezon, nag-viral sa social media. Narito ang report ni Paul Hernandez. Walang mainit na panahon ang nakapigil sa isang senior high teacher sa Sariaya, Quezon para magpa-exam sa mga estudyante. Sa tindi kasi ng init na nararanasan, pinili ni Teacher Jong na gawin ang pagsusulit sa open area ng Lutukan Integrated National High School. Fresh air na, iwas kopyahan pa. That day po, parang naglabas po yung pag-asa ng napakataas din na heat index. Kaya po kahit may electric fan po talaga din sa classroom, ay talagang hindi kakayanin. Tiniyak daw ni teacher na kahit nasa labas, hindi bilad sa sikat ng araw ang mga estudyante. At ginawaro ito hindi sa katanghali ang tapat. Nasa ground floor lang daw ang classroom nila kaya malapit lang sila sa open field. Higit 30 estudyante ang kumuha ng exam na tinutukan ni Teacher Jong sa itaas man ng building o sa ground floor. Yung iba ay gusto, yung iba ay ayaw. Siguro gusto ng mga naka-review at ayaw naman ng mga hindi handa sa exam. Hindi nila alam kung saan ako papuesto. 2018 pa raw nang simula ni teacher ang ganitong setup kapag examination period. Marami ang humangang netizen sa setup na ito pero may ilan din daw na hindi sumang-ayon. Ayon sa DepEd, pinahihintulutan naman ito basta hindi nakokompromiso ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Yung four-story building ay natataktan po yung sikat ng araw. So, malilim siya. So, then yung field po kasi namin, yung open field po na yun ay napapalibutan din po ng mga puno. Kapag conducive dito sa learning, ay pwedeng-pwede ito basta tinitingnan lang natin ang kaligtasan ng mga bata. Kung nakikita naman within the area of the school na safe ang mga bata, wala naman tayong nakikita ang masama dito. Patuloy pang nadaragdagan ang reaction at share sa post na yan ni Teacher Jong. At patuloy pa rin daw siyang iisip ng ibang paraan sa pagtuturo na makakatulong sa pag-aaral ng mga estudyante. Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Century-old acacia tree sa loob ng isang supermarket sa Batangas City, kinagigiliwan ng mallgoers. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Agaw pansin sa ilang mallgoers ang century-old acacia tree na ito sa gitna ng isang supermarket sa Batangas City. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng isang netizen ang kanyang pagkatuwa nang makita ang puno sa loob ng pamilihan. Nakapalibot sa puno ang fresh produce. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, pinag-aralang mabuti ang disenyo ng supermarket para hindi putulin ang naturang puno. We promote environment-friendly na mga projects, green building design, not only to add aesthetic dun sa building, but of course yun nga yung to promote yung kung ano ba yung makakatulong sa environment. Ang 21-anyos na si Francis natuwa nang makita ang puno sa loob ng supermarket. Ngayon lang daw kasi siya nakakita na nasa loob ng isang pamilihan ang isang malaking puno at tila may sarili pa itong pwesto. Actually po nung una ko po nakita parang nagulat nga po kasi may malaking puno nga po, tapos nung tinignan po namin, tunay nga po. Maganda din po sa parang dagdag ambience dun sa lugar. And maganda din po kasi nasa vegetable area, dun po, fruits po. Hinihikayat naman ng pamunuan ng supermarket ang mga mamimili na pangalagaan din ng kalikasan sa pamamagitan ng paggamit ng mga eco bags para pa rin sa pangangalaga sa inang kalikasan. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.